Reacción TV. Ito na yung panlima, no? Pasaway system. Pasaway tayo, pasaway talaga, no? So, yun, may definition ako ng dalawang pasaway ngayon. Pasaway na may dahilan, pasaway na walang dahilan. So, doon tayo sa pasaway na may dahilan. Ito yung mga taong nagpapasaway, nilalabag nila yung batas. Kasi, naintindihan ko sila, nauunawaan ko sila kung bakit nila nilalabag yung batas. Bakit sila lumalabas? For the sake, wala talaga silang makain. Wala talaga silang ayudang nakukuha. Or wala talaga silang natatanggap. As of now. Or ng mga nakaraang araw. No? Naintindihan ko sila kung bakit sila lumalabas. Kasi meron silang mga pamilya ng gustong pakainin. May mga pamilya silang gustong buhayin. Okay? Papasaway sila dahil sa may dahilan sila. Hindi yung dahil lang pang gusto lang lumabas. Chill-chill lang. Chillax-chillax lang. Ganun-ganun lang. Yung parang gano'n, walang gano'n. Kasi ngayon, nakikita ako, mismo ako nakikita ko sila, na kung meron nga lang talaga ako, alam mo kung meron lang talaga akong ano, enough na pera para matulungan sila para makapagbigay mo lang kitang, alam mo yun, makapakain man lang. Simple way na makapagbigay ako pagkain. Pero kasi alam mo yun, gusto kong matulungan lahat, gusto kong mag-extend yung kamay ko sa kanila para tumulong. Wala talaga, hanggang prayer lang talaga yung kaya kong gawin. Kasi wala naman akong kapangyarihan, wala akong magic na kabum, bigyan ka ng pagkain, bigyan sila agad ng pagkain. Kundi wala talaga akong gawin, kundi ano lang talaga. Prayer lang talaga yung asok na kaya kong gawin. Kasi prayer is so powerful talaga, sobrang na-amaze ako everyday about praying. And then, isa mga nakikita ko kung bakit nila nilalabag yun. Kasi iba sa kanila, may mga sakit yung anak. Iba sa kanila, kailangan na pambili ng gamot ng anak. Kailangan may pambili ng gamot ng asawa, pambili ng gamot ng nanay, ng lola, kapatid. Naintindihan ko sila kung bakit nila nilalabag yun. At sana maintindihan din ng mga taong, mga taong nagsisilbi na maunawaan nila na yung kabarangay nila may ganitong dinadanas na sana tulungan sila if hindi kaya ng barangay, i-ask niya dun sa mas higher sa LGU, i-ask niya dun sa LGU para puntahan yung lugar na yun or yung pamilya na yun para tulungan. No? Hindi naman kasi lahat halos ng ganun yung situation. May mga ilan-ilan, lalo na yung mga nakatira sa squatters area. For sure, ganun. Kasi kahit ako, lumaki akong tumitira sa mga, yun, sa mga squatters area nung magmula. Nung bata ako, medyo okay yung titiranan. Pero nung, ano na, medyo hindi na ako naging okay yung ano na, family namin dahil sa nawalan trabaho ng tatay ko. Is, naranasan ko tumira sa squatters. Alam mo yung, nasa tabi kami ng ilog, tapos, ang kinakain namin is asin, tapos toyo. Pag asin or toyo. Tapos kapag medyo meron yung maluwag-luwag, may mantika, halo dun sa toyo para may adobo ka na. Tapos naranasan ko din yung ano, yung kumain ng lala, ng bangus, ng inasal. Yun yung inuulam ko, yung crackers. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kalasa niya talaga eh. Kalasa niya talaga yung mga binibili sa mga bilihan ng mga isda o gano'n. Pag niluto. Alam mo yung mga gano'n. Kaya alam ko kung ano yung ibig sabihin ng gutom. Kasi nung nag-aral din ako dito sa PUP, before ako magkaroon ng scholarship, talaga alam mo yung struggle ko na from, check na to, ang struggle ko talaga is ano, from sa bahay namin sa Caloocan dati, from Sangandaan to Monumento, lalakarin ko yan. Tapos, pagdating ko ng Monumento, sasakay ako ng ano, pa Recto Avenue, sa Recto Avenue. Pagdating ko doon, ang gagawin ko is sasakay uli ako ng Pureza. Or di kaya lalakarin ko talaga kung wala akong pera. Tapos ang ginagawa ko dati noon, pagka alam mo yun yung tipong hingi ka na lang sa kaibigan o sa classmate mo. Kahit anong hihiya ka na sabi ko, bala araw makapag may babalik ko rin sa inyo yung mga tulong niyo sa akin. Mga ganun, sobrang alam ko paano maging mahirap.
Kaya alam kung bakit nila nilalambag yung mga batas. Kasi gutom sila, kumakalam yung sikmura nila. Hindi lang sila lumalabas dahil gusto lang nila. Next, pangalawa. Yung una, pasaway na may dahilan, na valid talaga nila. Ito legit na pasaway, mga tipong, alam niyo yung experience ko to, sobrang, di ba nga, yun nga, sabi ko nga kanina, may privilege ako lumabas kasi may quarantine pass ako. Pero as of now, kasi nga April 22 ngayon, so bukas, hindi na ako makalabas. Kasi yung lugar namin is under ng Sampaloc area. At medyo hindi muna makakalabas. Kasi para mabawasan ang mga pagkalat ng virus, di ba? So yun. Stay lang ako dito sa lugar na to kung saan ako nag-vlog. Yun. Nakita ko mismo ng mga... Kita talaga ng mata ko yung mga pasaway. Alam mo yung tipong enemy has been slain. Alam mo yung mga enemy has been slain. Yung mga ganun. Sabi ko, isip-isip ko. Baka ikaw na, pag ikaw yung naslay ng virus, ikaw iyak-iyak ka talaga. Alam mo yung tipong nasa ano sila? Nasa bangketa. Andiyan yung pintuan nila sa kukulis sa bangketa sa mga dumadaan sa sakyan. Alam mo yung tipong wala masama kung gusto mo maglaro, mag-games ka. Ang masama, nasa labas ka. Di ba kung hindi ba naman pasaway? So, para sa akin, no, nakakainis yung mga ganun. Nakakainis talaga. Tapos, iba pa, pasaway sila, yosi-yosi sa labas, ganun-ganun sila. Isip ko, sige. Pagka buga mo niyan, tapos pagka higop mo, ibang hangin na yung nahigop mo, for sure. Kasi alam mo bakit? Kasi marami akong nakikita sa mga daanan. Hindi doon dahil sa may nadadaanan akong may nakatira sa or natutulog sa bangketa. Hindi yun. Alam ko na intindihan mo sila. Mamaya papaliwanan ko bakit. Yun, nakainis lang. Tapos meron ako nakita, abang malupit. Iikot siya ng ikot ng ganun. Ikot. Tataka ko. Ikot siya ng ikot. Kasi nagbabike, syempre ako naglalakad. Eh, alam mo naman, dito sa may along papuntang school namin, lakad lang ako. May bilhin ako eh. Nagulat ako kay kuya. Tatlong beses ko nakita. Kasi, tatlong beses ko siyang nakita bumalik sa, ano ko, sa paningin ko. Nakita ko sa paningin ko. Tapos ang malupit doon, alam mo malupit doon? Walang mas. Bumatindi. Malakas. Ito lang paalala ko sa inyo mga singkamas, no? Hindi lahat ang malakas na natiling malakas. May chance rin na manghina kapag na acquire mo yung virus. So yun nga, ang akin is, sa naman lang, kung wala naman talagang dahilan para lumabas ka, hindi ka naman talaga bibili ng pagkain para sa pamilya mo, hindi ka naman talaga magtatrabaho, kung wala talagang gagawin, huwag ka na lumabas. It's better na magstay ka sa loob. Naintindihan ko kung isa ka dun sa katulad ng mga taong nagugutom na walang mapagkuha na ng makakain nila kasi nga kapos sila. Kung sasabihin natin, kapos palad sila na as in talaga, sa bigas pa lang at sa ulam, wala na sila. Unlike sa'yo, na may kinakain ka, na may pang ML ka, na may pang juice ka, na may pang merienda ka, na may pang almusal ka, na may pang kape ka, na may pang tinapay ka, you're so blessed. Isipin mo yun. Unlike sa kanila, sa una ko sinabi, sa mga may dahilan kung bakit nila nilalabag yung batas. Kasi nga, gutom sila. Ito pa next kong sabihin sa inyo. May mga taong lumalabas, bored na daw sila. Wow, matindi. Bored na daw sila kasi lagi na lang sila sa loob, kain, ihiga, tulog, lalaro. Buti ikaw, ganun yung ginagawa mo. Paano naman yung mga taong nakatira sa bangketa? Kasi hindi naman lahat natulungan ng ano, hindi naman lahat napunta sa isang shelter na kung saan mapatulugin sila. May hihigaan sila, may matutulugan sila, na kung saan safe sila. May mga nakikita pa rin ako sa labas na gustuhin man nila. Kahit ako gusto ko silang tulungan, pero alam niyo talaga, every time nalalabas ako sa mga sakit yung dibdib ko, tuloy makikita ko sila na, Lord, ano, paano yung gagawin sa kanila? Lord, ikaw na yung patuloy na mag-guide sa kanila. Yun na lang lang ko sinasabi kasi, alam mo yun, sobrang sakit sa pakiramdam na nakikita mo sila doon, na mas malaki yung chances nila na mas maging prone sila sa virus. Kasi nga, sa labas sila, syempre, lahat ng hangin, eh, karamihan sa kanila, wala pang mask. Kung yung iba may mask man, alam mo yun, hindi naman din nila malaban kasi yung pagkain na wala, ipanlalaba pa nila ng mask nila, di ba? So, may mga ganun din chances talaga. Sa may mga bahay naman,
pag masabi yung bored ka, marami kang pwedeng gawin para maging creative ka. No? Hindi mo pwedeng sabihin na bored ako kasi lagi na lang ako tutulog, lagi na lang akong naglalaro, lagi na lang kumakain. Maraming ibang way na ways actually. Maraming paraan para maging creative ka. Una, kung ma-interest ka sa music, what if magsulat ka? 'Di ba? Kahit hindi wala ka sa tono magano. Wala ka sa tono yung boses mo, try mo magsulat. And then after noon, kapag ka nakapagsulat ka, i-try mo ipakanta sa classmate mo, 'di ba? Naging instant composer ka pa. Tsaka yung sinulat mo na yon, lalo na pagaling dito, may chance pa na mapakinggan ng ibang tao yung ginawa mo, 'di ba? Naging creative ka. Pangalawa, kung mahilig ka sumayaw, gawa ka ng mga dance cover, mga ganun. Or gawa ka ng sarili mong choreography para makakalaya mo mag-viral din. Di ba? Masaya. Mga ganun. Yun. As in nga, kasi hindi naman kasi lahat ng mga street people is nandun sa mga shelter na ginawa ng mga tumutulong sa kanila. Napatirain sila sa ganitong lugar pansamantala hanggat may COVID-19. So, sana maunawaan mo, maintindihan mo na you are so blessed na may inuwian ka. You are blessed na may kinakain ka. You are blessed na meron kang safety pagdating ng gabi, ng umaga, ng tanghali. Hindi ka magiging prone sa virus kasi nasa loob ka lang. Kaya ngayon pakiusap ng government, no? Stay at home. Kahit naman hindi nasa government eh, sinasabi nila na stay at home kasi pag nasa loob ka lang, safe ka talaga for sure. Kasi hindi ka naman lumalabas eh. Eh pero kung lumalabas ka, sula ka pang mask, abay matindi ka talaga. Malakas ka. Ngayon, malakas ka ngayon pero pag after mo yan, mararamdaman mo na hindi ka na goods, buds ka na. Kasi iba na yung nararamdaman ng katawan mo. So yun oh, yun lang pinaka-advice ko lagi. Ito, yun lang lagi pinaka-advice ko na sana pag sana tayo mga Pilipino, pag nag-isip tayo, huwag na natin antayin na mangyari muna yung bagay na posibleng mangyaring hindi maganda or mabuti. Kailangan advance natin mag-isip, gawa na natin agad ng kailangan gawin natin is maging advance na tayo mag-isip, maging futuristic tayo mag-isip para sa akin kasi mas better yung ano, maging advance or futuristic ka mag-isip. Kasi nakikita mo na yung possible na mangyari, na plano na, or naunawaan mo na. Nakikita mo na yung magiging cause and effect niya kapag nangyari. Diba? So yun lang, yun lang mga sikamas, no? Una is, ano yung una? Fake system, sumunod, blame system, discrimination system, and then, ano yung next? Selfish system, next is pasaway system. Share ko lang ito, no? Alam naman natin na lahat tayo is may pinanghawakan tayong faith o pananampalataya, no? Sana gawin natin is mas patibayan pa natin yung faith natin na no matter ano man yung naririnig natin balitang hindi maganda, no matter ano man yung sinasabi ng iba, sana always natin i-keep yung faith natin na may reason tsaka purpose bakit ito nangyayari. Hindi lang to dahil para may sisihin tayo, kundi may purpose to na maganda. Always look doon tayo sa positive, huwag doon sa negative. Kasi wala na tulong na negative. Wala na naitulong yung negative na maganda. No? Kailangan focus muna tayo sa positive way para matapos na itong pandemic natin sa bansa natin at mas maging maganda na yung mga mangyayari sa mga susunod na situation. Wala nang deaths, wala nang confirmed case, kundi puro mga gumagaling na yung nakikita natin. No, katulad sa ibang bansa like Korea, no, na gumagaling, mas maraming gumagaling. Yes. And Lord, sana lagi nating i-put yung trust natin sa Lord sa ganitong situation. So yun nga, salamat sa inyo mga sikamas. I hope na like and share nyo itong video na to if interested kayo. And then, salamat sa mga taong patuloy na sumusuporta, patuloy na nag-like kahit may like ako paminsan-minsan sa YouTube, sa Facebook page ko, tsaka sa mga nag-message sa akin na, oh, tuloy-tuloy mo lang yan, ganyan. Na, yun. Salamat sa inyo dahil sa always pag-support sa aking vlog.
And then, I hope matapos itong COVID kasi excited na ako dun sa apat na segment na ginagawa ko. So yan nga mga singgamas, no? Sa loob ng 1 week, meron tayong apat na segment. Kapag matapos na yung COVID-19, if hindi pa, hindi ko pa. Surprise yun, maglalabas po ako na, ano, ng mga segment na magagawin ko. So yun, thank you and God bless. So yun, thank you sa inyong time na panoorin itong vlog na to. Share, like, and subscribe kayo sa aking Facebook page na Takson TV, sa YouTube ko, Takson TV, sa Instagram ko, Takson TV, yun yung mga picture-picture na aking, ano, follow nyo din. And then, yun, shoutout daw kay Ali Bangista, isa sa mga aking supporter, vlogger din siya, subscribe nyo, Ali Bangista, comedian yan. Si Lemuel, yun, what's up, Lemuel Baruela, no? Thank you sa support, bro. Yun yung palaging, yan yung tipong ano eh, siya lang lagi naikinig ng ano eh, ng rap tsaka ng mga sinusulat ko. And then kila Kuya Mark. Kuya Mark Moleta and then Miss Jack, lani yung mga nagsusuport sa akin mga vlog sinashare nila actually. And then next is sila, ayan, sila mga supporter ko pa rin. Kung gusto niyo rin magpa-shoutout, like na sa baba, and then mamimili ako ng 10 na aking i-shoutout. I-shoutdown. Shoutdown. So shoutout, yun. Comment nyo na sa baba, chap. Tapos, and. Yun. Like, share, and subscribe. See you sa next na vlog. Siguro mag-vlog ako. Ang next kong content ay abangan nyo. Magpo-post ako. Thank you and God bless. Salamat mga singkamas, singkamars, singkapars. Kaya magsuot ka ng singkamas. Singkamas. Sana may singkamas ko. Yan. So yan. So to, paalala pala bago ko tapos ito. Always, magsuot ka ng singkamas. Para protected ka sa labas. Aww. Thank you. Soon TV.